guys, welcome back to my channel. So, ilang weeks din tayo hindi nakapag-vlog, mga beshi. So, ayan mga beshi, sana subscribe muna yung channel ko para mapanood nyo kung ano yung mga bagong videos natin. So, kasiyahan lang ito mga beshi. Wala akong ibang magawa, beshi. Since may cellphone naman ako, may internet naman dito sa bahay. So, gagawin ko yung gusto ko, di ba mga beshi, sa gusto lang. So mga beshi, nagagawin akong vlog ngayon. So since kaka-uwi ko lang galing sa work, so I will teach you something na nakakapagbigay sa inyong aral. So by the way, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay Bisaya words. Alam mo ba yung Bisaya words? Sabi nila, ang Bisaya, iba mag-Tagalog. Diba? Yung accent, yung mga pronunciation, ano ba yun? Yung tono. Kasi pag Bisaya, like for example, yung magandang ano natin, yung paborito natin sa TV na si Melay, diba? So, iba siya mag-Tagalog kasi iba yung ano niya, accent niya. Pero nakakatuwa. Aminin niyo naman, natutuwa naman kayo sa amin mga Bisaya, di ba? So, pero may ibang Bisaya dyan na ang tunog talaga ay pure na Tagalog. Pero ako, hindi ko mabigyan ng highest core yung the way I speak Tagalog. Kasi napakahirap ang Tagalog. Actually, so it's better to speak English than Tagalog. Pero, ang sinasabi nila, dapat marunong kang magsalita ng Tagalog. Kasi may mga Korean nation, diba? Nagtatagalog tayo pa kaya na nandito sa Pilipinas. Diba? Diba? Tangkilikin ang sariling atin. Diba? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung sa Bisaya yung mga sasabihin ko Tagalog. So keep tuning in sa video ko until the end. Sana magustuhan nyo. So first, walang edit na ito. Mag-i-edit ako sa video na to pero konti lang. Gusto ko i-emphasize kung ano yung sasabihin ko na matututo kayo. Ang hirap mag-Tagalog. It's so hard. So sa mga nagtatagalog dyan, lagi akong mostly sa mga vlogger, nanonood ako, naririnig ko yung mga sinasabi nila at nakikinig ako at pinagmasdan ko talaga na paano ba talaga maging pure na kapag nagsasalita ka na parang pure from Manila ka talaga or Tagalog, diba? So ngayon, ang unang word na ituturo ko sa inyo is sa Bisaya ang maganda. Maganda. Of course, ito ang naisipan kong word na maganda kasi dapat everyday maganda. Everyday maganda ang gising natin. Everyday magandang trabaho natin. Everyday maganda ang buhay natin. Kahit na baluktot po yung mga problema yan, bahala ka dyan. Ewan ko sa'yo yung problema ka. Basta maganda. So, ang maganda, kung ibabase natin dyan sa mukha ng tao, maganda, di ba? So, in Bisaya, maganda po ay guapa. Ayan, may one word na tayo. Maganda means, in Bisaya, guapa. Again, guapa. Maganda ka. Di ba? Pagsasabihin, wow, maganda ka. Di ba? Sa Bisaya, guapa ka, maganda ka, guapa ka, maganda ka, guapa ka. Pagsasabihin mo rin sa sarili mo na maganda ako. Sa Bisaya, guapa ko. Just ko, ikaw, ka, siya, diba? Maganda sila, guapa sila, 'di ba? Sila means plural. Maganda sila, 'di ba? Same na yung sila sa Bisaya.
Pangalawa, mabait. Mabait. So, in Bisaya, that is, mabait means, ako mismo nahihirapan mag-explain sa inyo ha, nakakaloka kayo. Mabait means, buutan. 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 Buutan ka. Mabait ka. Mabait sila. Buutan ka. Buutan sila. Okay? Okay? Uulitin ko lang. Ang unang word natin is maganda. Means guwapa. Guwapa ka. Guwapa ko. Ako. Guwapa ko. Guwapa sila. Diba? Nakuha niyo yun? Maganda, mabait. Maganda, guwapa. Mabait, buutan. Buutan. Buutan ka. Buutan siya. Ano pa bang word? Ito yung naisip ko eh. Ito yung mga common, mga pinaka-common na word na sinasabi natin araw-araw. Lalo na sa mga mahal sa buhay, 'di ba? Boyfriend, family, friends, 'di ba? Kahit yung mga enemies natin, sinasabihan natin ito. So, mahal kita. Alam mo ba yung mahal kita? Saranghae. Bakit ako nag-Korean? Saranghae. Charot. Mahal kita. In Bisaya, gihigugma tika. Gihigugma tika. Or pwede rin gihigugma ka. Nako. Mahal kita. Ka. Nako. Gihigugma. Ka. Nako. Watch out, besh. Mga beshi, ayan, sana may matutunan kayo, mga beshi. First, maganda, guwapa, mabait, buutan, mahal kita, gihigugma. Ano pa yan? Gihigugma. Taka. Gihigugma. Taka. Ayan. Ano pa ba? Dapat makaisip ako ng mas magandang word, diba? Ayan. Akin ka na lang. My God. Ano ba yung akin ka na lang? May kanta dyan si si Morrison. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Ang dinadasa. Charot. Ayan. Akin ka na lang. In Bisaya, ako, raka. Gosh. Ako, raka. Diba? Maraming word eh. Ako, raka. Ayan, ako, raka. Ako, raka. Akin ka na lang. Ako, raka, beshi. Diba? Yan ang sinasabi natin. Ako, raka. Ako, raka. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Diba? Akin ka na lang. Diba? So, maganda, mabait, mahal kita, akin ka na lang. Or, ang akin ka na lang, pwede rin siyang sabihin natin na ako na lang ka. Ako na lang ka. Ako na lang ka, di ay. It's not akin ka na lang. It's not ako, raka. Ako na lang ka. Akin ka na lang. Ako na lang ka. Diba? Ako na lang ka. Ako na lang ka. Ako na lang ka. Maganda, guwapa. Maganda, guwapa. Mabait, buutan. Mabait, buutan. Mahal kita, gihigugma, taka. Gihigugma taka. Gihigugma taka. Akin ka na lang. Ako raka. Ako raka. Ay, salamat. So, hopefully, you've learned something sa mga sinasabi ko na yung mga words, mga bashi. Kasi, napakasarap sa feeling, mga beshi, na kapag pumunta kayo dito sa Dumaguete, ay nako, marunong kayo mag-Bisaya. So, more videos pa.
magbibigay pa ako ng more videos, more tutorial, kumbaga. Tatawagin na rin itong tutorial, Bisaya tutorial. Kasi alam natin na maraming gusto rin matuto kung paano magsalita ng Bisaya. So, that's it for now. So, sana i-like nyo, i-share, at subscribe my YouTube channel para more videos pa yung makikita nyo, para ma-notify kayo kung ano yung bagong videos na ilalagay ko sa YouTube channel ko. So, thank you so much for giving me the time, no, to share my knowledge. Charot. Yan na muna ngayon. Bye.